Okay, manood tayo ng replay ng scholar natin, and ang goal natin dito is makapagbigay sa kanya ng input. So, meron siyang magawang improvement sa kanyang gameplay. Ang current MMR niya is 1K MMR, and tingnan niyo naman yung kanyang axis. Masyadong maganda yung axis niya. This is more than capable. No, kahit mag 1.5, questionable nga na mag 1.5 MMR to kasi I'm very sure na mas mataas pa yung kaya nito. And ang only thing that is lacking sa scholar natin ngayon is the knowledge of the game and the knowledge of the mechanics, no? So kailangan pa siya ng extra experience, you know, this is my way of trying to help him aside from the one-on-one live sessions, and of course trying to help our viewers as well na stuck din sa 1K MMR range, and of course sa mga naka-AAP din. So hindi naman to limited sa mga AAP din, but I am very sure na meron din kayo matututunan dito. So first na makikita ko is may Vegibite yung kalaban. This is a big threat. Merong walang Nemo si kalaban natin. So, nakadalawang upstream siya. Bakit pangit to? Bakit pangit to? Kasi pagdating nyo sa mid game, guys, kailangan nyo ng energy. This is a huge advantage for us na meron tayong energy gainer. So, ngayon pa lang, round 1 pa lang, alam kong heavy on energy si kalaban. Kailangan niya ng energy para gumalaw. So, yun ang hindi ko dapat ibigay sa kanya. Okay, maganda yung bunot natin. Meron tayong prickly trap and Vegibite. That is what probably I would do, di ba? Yun siguro yung gagawin ko, prickly trap plus Vegibite. Bakit? Kasi alam kong last to move yung aking Axie. Tayong last na mag-move. Ang gagawin ko, prickly plus Vegibite, meron tayong 1 energy remaining. Ang purpose niyan is gusto kong i-steal niya yung 1 energy ko. Last to move ako, ang mangyayari, i-steal ko lang din pabalik. Tingnan natin to. Oh. Nag-pass si Idol. Nagpass si Idol. I'm not sure I quite agree with this kasi yun nga, sabi ko kanina, di ba? Ang ayaw natin is bigyan ng energy si kalaban kasi very hungry on energy yung kanyang lineup, no? But we just handed it to him. This probably cost us the game, I think. And also, ito na yung sinasabi ko, di ba? Kung nag-iwan tayo ng isang energy dyan, isi-steal niya, di ba? Steal niya yung isang energy na iiwan. Tapos, last to move tayo, if nag-cactus Vegibite tayo, makukuha natin pabalik yung na-steal niya. But hindi natin ginawa yun? And of course, energy heavy si kalaban, naka-steal na siya ng energy, 100% sure gagamitin niya yan ngayon. So ginamit niya yan lahat, and oh no. Oh no. This could have defended. Yes, this defended the plant, but at what cost? But at what cost? So hindi ko gusto yung move na to kasi para siyang half-half. As much as possible, I never go half attack, half defense. Parang ito yung nangyari eh. Half defense, half attack eh. And again, sure tayo na gagamitin niya yun lahat eh. Diba? Sure tayo gagamitin niya lahat. Nakakuha na nga siya ng energy, but nakanakaw ka na nga ng 100,000 pesos, bakit na pa ibabalik? Babalik mo kasi mabait ka. Sige, pangit yung analogy. But, nakanakaw na nga yung kalaban, bakit pa tayo mag-i-expect na mananakaw natin ulit? So, this is wasted energy sana, no? This is very wasted energy. And kahit isang October 3, buhay pa yata tayo doon. Diba? 60 shield lang yun na provide. Kahit isang October treat lang yun, meron pa tayong 20 HP. Buhay pa sana tayo nun. We could have used the 2 energy to use dito sa dull grip. Diba? Naka-dull grip na sana tayo. Risky fish, another risky fish. And dealt damage to him. At least, dealt damage to him, no? And makapag-stall pa tayo ng one more round, waited for tail slap, and we get the energy that we need. Diba? So, ayun na nga, wasted energy. Wala tayong nakuha, and we did very minimal damage. And at this point, medyo mahirap na kasi we're gonna move on to the mid game na mamamatay na yung plant and him with still a 75% HP plant. So yun na nga, early game moves really matter. Nagmamatter talaga yung early game moves. So ayun na nga, tinan nyo, mid game tayo, plant ng kalaban is 75% HP, and you're very well sure he's gonna try to defend this. Hindi nga niya dinipensan. Okay, sige, hindi niya dinipensan. Why? Kasi kailangan niya nga ng energy. Kailangan niya na nga ng energy. Tingnan natin, no? Tingnan natin. Sige. 2v2. Disadvantage. Actually, okay lang pala. Ay, hindi pala okay kasi nakapag-last stand pa. Nakapag-last stand pa. And I wouldn't have done this siguro. Baka nag-pass na lang siguro ako dito. Yeah, baka nag-pass na lang ako dito. Kasi ang nangyari, gumamit ng energy si kalaban. Nakuha niya pabalik, I think. Ay, hindi yata niya nakuha. Tapos hindi natin napatay ito. Tapos siya yung first to move kasi binawasan mo siya, tapos hindi ka nag-speed up. The lower HA, 57 speed nga pala siya. So yeah, first to move talaga siya. Sana yung koi natin dito? Baka ginamit kanina, hindi ko na nakita. So at this point, patay na to si midliner natin. Although this could have been a different situation, di ba? Kasi 2v2 tapos equal footing.
What I'm saying is yung early game choices natin could have set us up for a very easy mid game and maybe possibly late game, no? So early game talaga yung ano, yung problema natin kanina. Alright, move on tayo sa next game. So, first, tinitingnan ko again, plant, merong steel, also merong heal. This is very interesting. Bakit? This tells me that kailangan ko ng malaking kargadang attack para patayin to. Kailangan ko ng isang malaking attack para patayin to. Kasi, if hindi to na-wipe out in one turn, if maiiwanan to ng HP, likely na mahi-heal niya yan pabalik. So, take note tayo, merong Vegibite, merong steel. Tingnan natin yung bunot natin. Tayo itong nasa right. Okay, maganda yung bunot. I would probably use Spicy Surprise and Vegetal Bite. Kasi again, alam natin na tayo yung last to move. Tayo yung si number 6. So, ang gusto kong mangyari is steal niya yung energy ko, tapos steal ko lang din pabalik. So, tingnan natin. Oof. I wouldn't use October Treat sa round 1 because I'm not expecting a big attack sa round 1, no? Kung mag-a-attack man yung kalaban, that's probably a half attack lang. So, kung half attack lang yan, meaning lang yan, the next round, kaya ko pa yung depensahan. Diba? Spicy Surprise sana tayo. Bakit tayo Spicy Surprise sa round 1? Kasi pag round 2 ko naka-Spicy Surprise yan, 100% sure ka hindi siya a-attack. Diba? Ay, hindi siya magsi-steal. So, we were able to get the steal. Now, imagine if Spicy Surprise yun. We are comfortable at round 2 na wala siyang makukuha sa atin. So, we can probably pass. Meron siyang 5 energy, then most probably a-attack na to, magba-blackmail siya. Ay, mag-dark swoop. So, sino a-attackihin niya? Sino pinaka-fastest natin? Our fastest is our midliner. Actually, guys, yung kailangan nyo lang dito is 50 shields eh. Kung kakarga kayo ng 50 shields dyan, tapos magda-dark swoop tong ano? Magda-dark swoop tong bird? Panalo to. So, I think okay yung ginawa ni ano? Yes, okay yung ginawa ni Isko. That's a very good move. Ay, yes. Sige, okay. Nag-pass yung kalaban. But that only means na... Yes, okay. That's good. Kung wala tayong bunot dito mamaya sa aqua natin, which is, ayun na nga, oh, we are in a pinch. Bakit? Kasi, nakulangan tayo ng cards. What I would have done there siguro is, iiwan ako ng isang card dito para meron ako extra shield kahit 50. Tapos, gagamit ako ng card ko dito. So, evenly use the cards. Kasi ngayon, magda-dark swoop na to eh. Most likely, ayun o, nagda-dark swoop na, kumarga na. So, take note guys, ito yung a-attackihin niya. Tingnan natin kung ilang yung damage niya. 414 yung shield natin. Tapos, 170 damage tong last attack niya. So, ayun, kailangan natin ng 70 shield tapos may 5 HP tayong maiiwan. Kailangan natin ng 70 shield dito pag naka-risky feather. So, ayun, patay na, wipe out. Nahihirapan tayo ngayon kasi wala tayong shield, no? Ito, I do not agree with this move. Bakit? Kasi hindi ko naman kailangan ng ano eh. Hindi ko naman kailangan mag-shield dito, actually. I could have used these 2 prickly traps kasi alam natin na exposed na to. And again, going back to our chart here, the plant deals 15% more damage to the aqua and the bird. So, your plant here is very key to the matchup, no? Tapos, instead na mag-defend tayo and try to go for a steal, yes, we may have gotten some value out of that kasi meron tayo na steal. Pasok na sana yung damage, oh. This could have been an opportunity para mag-deal ng damage. Bakit? Last to move tayo. Whenever last na gumalaw to, deals 120% damage. Plus 15% damage on top of that kasi aqua yung tira natin. So, ito dalawa actually, patay na yung kalaban. Sure tayo. Ay, hindi. Itong dalawa plus isang card pa, patay na sana to. Wipe out na sana to. Pwede sanang ganun. Instead, we wasted energy here. Sana dalawang prickly trap tsaka isang... ayun. Dalawang prickly trap tsaka isang card dito sa aqua. Mauuna tayo. Ang gagawin dito is, kakarga yan sa aqua niya. Yes. Tapos tayo, kakarga tayo dito sa aqua natin. I think that's alright. Tingnan natin kung ano mangyari. Kailangan mamatay itong aqua. Hindi ito mamamatay. Bakit? 129 yung damage nitong isang dull grip. Tapos this is exactly what you need to have like 20 HP left. I think 10 HP left siguro to. Uy, ayun, namatay pala. Okay, that's good. Actually, tapos first to move ka. What happened here? Ba't hindi tayo umatak? Diba? Bakit hindi tayo umatak? We could have defended this. He only had 3 energy.
This is 120, 240, 340 plus 50, 390. Buhay na buhay tayo dito. What you could have done is use upstream. Bakit? Ba tayo mag-upstream? That guarantees na tayo yung first to move memeya. Buhay tayo dito. Di ba? Buhay tayo dito. Tapos kung nag-upstream tayo, we have speed up. Then we are faster than the bird. Kahit na ganyan yung HP natin, pero patay yan sa atin. So, yun o, sayang o. Hindi could have won there. So take note, pag bird yung kalaban, always tingnan yung speed. Always yan 61, lalo na pag pure. If hindi, 58 or 59. Take note lang yan. That is why upstream swim is a card that is sana i-save or at least gagamitin yan against opponents like this. So ayun lang, I think there's still something to improve on in terms of game mechanics. Okay, so last na, EVP again. Not sure bakit natalo tayo dito. This looks like a terrible team. Okay, Floki. Sige, round 1 move. Wala siyang steal. I'll probably pass, actually. Magpapasa ko. Tapos alam ko may dalawang October treat ako. Ay, meron siyang destroy. So, ayaw ko siya bigyan ng opportunity para makapag-destroy. What I'll probably do is, kung magwa-one card siya dito, di ba? Prickly Trap, Vegibite, and Dull Grip, actually. Dull Grip first, tapos Prickly Trap, October treat. Vegibite. Kasi damage in, hindi ako mag-iiwan ng energy para wala siyang ma-destroy. Tapos may chance na meron ako masi-steal. Tingnan natin ang round 1 move niya. Okay? I don't agree with the round 1 pumpkin, actually. I don't agree with the round 1 pumpkin. Okay. Round 2, 3 energy ka. Tapos, meron na siyang energy para pumatay. Diba? So, ang gagawin natin actually is, pwede ko pa itong depensahan. Pwede pa ito, full HP pa tayo eh. Kasi pag full HP ka guys, tapos merong ganitong klaseng beast, kahit na mag-single combat yan siya, kailangan mo lang dito is October 3 plus 1 other card. Lalo na ngayon na meron tayong spicy surprise, that is 160 shield na agad. So, tingnan natin ano yung move. Okay lang, sayang yung spicy surprise oh. But at least we get the value out of the plant. Okay, ayun na. Yes, meron tayo na steal. Uy, patay na pala tayo. Kung kinarga natin yung hotbot doon, buhay pa sana tayo. So, just be careful of this. Oh. Just be careful of this single combat. Okay, at this point, mahirap na kasi pwede nang kumarga ng shield si kalaban. Forced to pass tayo. Although this is a good move. Maganda sana yung move na to. Pero tingnan natin ano mangyayari. Round 4, meron tayong Nemo. Yes, I will probably use this. First 2 attack naman tayo. Nemo and then Risky Fish. Risky Fish and then yung Revenge Arrow. Yes, exactly. Good. Very good, very good. Okay, ang tanong, is this enough para patayin yung kalaban? Is this enough para patayin yung kalaban? Yes, this is enough actually. 188. Boom. 181 lang pala. Tapos erase. Okay, that's good. Tapos 3 energy tayo ngayon. 3 energy lang yung kailangan natin. Pero baka kailangan pa natin na mas enough. Ay, in extra energy kasi may karga siyang shields. 50 shield, 40 shield. Remember, kung naka-nutcrack yan, 30 shields lang yan. Uy, hindi niya na shield up. I probably would not have used this. Iniwang ko na siguro to. Kasi alam kong merong energy si kalaban eh. Pero I feel like buhay pa to. Ay, hindi. Buhay pa sana siya if... Ay, actually, okay lang kasi first to attack. Tapos, tingnan natin dito. Ay, nag-crit. Okay, nag-crit. Sige, tapos ganun pa. Tapos ngayon may advantage na si kalaban natin kasi meron siyang 4 energy. Tayo, tatlo lang. Tingnan natin ha. Ang advantage natin dito is meron siyang leak. What I could have done here is... I could have used siguro paano ba? The only way na mauna tayo mamaya is kung mas mabilis tayo. I could have used 1 upstream and 1 swift escape. So that's 50 shields. Tingnan natin. Tapos meron tayong 3 card attack mamaya. Yeah, I think you would have been alive there. Tingnan natin. Ilang shield yun? 30 plus 20? 50 shield. 80 plus 50. 130 sana yung shield mo. 134. Patay ka pa rin pala.
Siguro ano, goldfish tapos yung good move doon, goldfish pati dalgrip. Mas malaki yung shield ng dalgrip eh. Buhay ka sana plus meron kang stacks ng ng attack up dahil sa critical ay sa swift escape tapos mauuna ka mamaya. Big attack lang. Yeah. So I guess that's it. Last na natin yun. Sana may natutunan tayo. And let's try to do this again some other time. Feel ko magiging regular thing na to. Cause wala, masaya din manood ng mga replays. And look for things to improve on. And sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo dyan. Para kung gusto niyo pala akong mag, ano, gusto niyo i-review ko din yung mga video, no? Comment lang kayo or message kayo sa Facebook para mahanapan natin ng paraan kung paano natin gagawin to. But for now, goodbye everybody. See you on the next video.